Bali, isang dangkal yung lapit nito, mga repa tips. Tapos full press, full torn yung fluid niya. Pagkatapos 25 PSI yung ginawa ko dyan. So dyan ako hiyang, mga repa tips eh. So ayun no, mga repa peeps, sundan nyo ako, sabayan nyo ako kung paano tayo magpintura ng sasakyan. Meron tayong sasakyan dito na nasira na yung kanyang paint dahil sa kalumaan na nasunog na sa bilad ng araw dito. Pero akong bahala dyan, pakikintabin natin to. So kaya tara, sabayan nyo ako step by step eh. Papakita ko sa inyo kung paano natin to pipinturahan, mga repa peeps. Mula sa kanyang preparation hanggang sa base coat at sa kanyang top coat, mga repa. Bali, shortcut na natin, mga repa. So dito is explain ko na sa inyo paano yung ginawa ko dito. So bali dito is nilinis ko lang ito na mabuti din yung greaser natin. Tapos is minasilyay natin mga dapat masilyayin dito. Para pagka pinrimer is magpapantay-pantay na, mga repa. Siyempre mapapansin nyo na binalot ko na yung mga dapat balutin dito para hindi tamaan ang pintura, mga repa. At tinanggal ko na rin yung mga dapat tanggalin. At huwag na huwag nyong kakalimutan na balutan nyo din yung mga gulong, mga repa peeps, dahil napakahirap linisin niya pagka tinamaan ng pintura yan, yung mga gulong niya. Bali dito is gumamit lang tayo dito ng epoxy primer, mga repa peeps. So yung epoxy primer yan yung primer na may catalyst. So bali pinaka-ratio natin dito is 3-1-1, mga repa peeps, para medyo malapot-lapot, mabilis siyang kumapal yung kanyang primer. At syempre yung ginamit natin thinner dito is yung kinatawag na urethane automotive thinner, mga repa peeps. Siyempre, pagka nag-start na kayo mag-spray, mga repa peeps, huwag niyong pabayaan kumapal. So, mag-interval tayo dito lagi ng 15 minutes bago tayo mag-second coat o bago tayo magpatong ulit. Kasi pagka kumapal yan, may tendency niyan tumulo o magluha, mga repa peeps. So, dagdag abala na naman yan pagka ganun. At kapag nangyari na may tumulo o napakapal ninyo, mga repa, wala namang problema yan dahil pwede nyo naman yan liyain ng 240 grit na papel dilihat. So, ulitin nyo na lang na i-primer, patungan nyo na lang ulit. Siyempre mapapansin nyo na tapos na tayo mag-primer pagka nakita nyo na fully uniform na yung kanyang kulay. So pantay-pantay na siya na kulay gray. Kadalasan, mga repaps, pagka gumagamit ako ng epoxy primers, pinapatuyo ko to magdamagan, mga repaps. So after kong mapatuyo, is nililiya ko to ng 400 grit na papel tiliya para kikinis siyempre. Need natin na gawin yan, mga repaps, bago tayo mag-proceed sa ating base coat. Mapapansin nyo naman dito na bumubula yung aking nililiya kasi ginamitan ko to ng sabon, mga repa peeps, yung dishwashing liquid. Sinamahan ko ng dishwashing liquid para yung aking papel nililiya is hindi agad mapudpud. At pagkatapos ko namang mapapel nililiya is syempre need natin na banlawan ng maigi, mga repa peeps. At pagkatapos natin mapatuyo to ng mabuti is ready na to para mag-proceed tayo sa base color naman. Bali, itong base color, mga repa peeps, is pinatimpla ko lang to sa paint center. So medyo nilight natin dito, hindi kamukha na sa kanyang original. Medyo nilight natin ito ng konti. So bali, sa pagpintura naman ng base coat, mga repa peeps, is bali ganun din. Nag-interval din tayo dito ng 15 minutes. Huwag natin ito kakapalan agad para maiwas yung may tutulo dito, mga repa peeps. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place. Mapapansin nyo nga pala na kapag nag-i-spray ako is pa-horizontal. So after ng 15 minutes, after nito is pa-parallel naman ang gagawin natin. Sa wakas, natapos na tayong mag-base coat dito, mga repa peeps. Pati yung mga
sa may sulok niya, sa looban, mga repaps, yung entrada yan dito, is in-spray na rin natin yan para match sa kanyang kulay sa labas. So dati kasi dark ito eh. Siyempre yung pinakahuli is yung top coat clear, mga repapips. So meron tayo ditong urethane top coat clear na ginamit natin pang sara. At yung pinaka-ratio nito, mga repapips, is 3-1-1 din. Bali, mag-a-apply tayo dito ng 3 full coats, mga repapips. Tapos siyempre, hindi mawawala yung interval time natin na 15 minutes bawat coat. Then, after natin mapatuyo ito ng mga ilang araw, pwede-pwede natin i-buffing para maganda naman. So, bali, ganyan lang yan kasimple, mga repapips. Sundan nyo lang yan step by step kung paano natin yung ginawa. So, para hindi kayo maligaw, at kung nalilito pa kayo, is pwede naman kayo mag-comment sa akin. We'll be right back.